Diba, kung naalala ninyo, nabanggit ko sa inyo na, na hindi maganda ang talagang nagsasabito sa akin. Alam niyo po ba kung bakit? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At meron ako mamayang ipapapanood sa inyo na video kung saan ito, ang pangalan nitong ng kanyang YouTube channel ay John Engero. Si John Engero, kung saan ay nabiktima ng sabtusab na munti ka nang hindi makakuha ng silver play button. Na hindi naman siya nakikipagsabtusab, kaya nang nabiktima siya ng mga nagsasabtusab. Ito po, pagkatapos po nitong introduction na ito, diretso na po yun. Siya na po ang video na po niya, ang kanyang lalabas. Kaya po, stay lang po kayo dyan. At huwag po kayong alis. At panoorin nyo to simula hanggang katapusan. And then, kaya kung di ka pa subscribe sa aking YouTube channel, ayan, pakisubscribe mo naman ang aking YouTube channel pag nagustuhan mo. Subscribe mo naman. So, pakipindot mo na rin ang notification bell para laging updated ka sa aking mga upload na video. And then, paki-thumbs up. Or kung napapangitan ka, hindi thumbs up. Walang problema sa akin. And then, kung gusto nyo i-share, walang problema sa akin. I-share nyo sa iba. Maraming salamat. Stay up tayo. Ting, 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 ting. Ang susunod na palabas ay rated BTB. Ito ay nangangailangan ng ayuda dahil wala pa akong natatanggap ni isa man. Naglalaman ito ng comedy, katatawanan, nakakatawa, tawang-tawa, na hindi angkop sa mga basag trip. Hindi raw ako pwedeng kumuha ng silver play button nung nag-apply ako ng June. Gusto nyo malaman yung dahilan kung bakit? Siyempre, para sa inyo rin to, no? Since karamihan naman ng mga kaunista na mga subscribers ko ay mga content creator, ito yung dahilan kung bakit ako na-deny sa silver play button noong June. Spam comments. Napakaraming spam comments sa comment section ng mga videos ko. Noong June, nag-start kong burahin dahil nga after kong ma-deny ng June, maghintay ulit ako ng 90 days para mag-reapply ako. Kung meron ng changes sa channel ko, pwede ko na ulit i-apply after 90 days. So, June yun. So, magpapansin natin na may binanggit si John Engero na spam comments sa kanyang comment section sa YouTube channel niya. Doon mismo sa video. So, ano ba yung spam comment na natuklasan niya sa comment section mismo? Ito, itutuloy natin. At pakinggan yung maigay kung ano yung sinabi ni John Engero. At sana, tumalim sa puso natin at isipan ito. So, ito, panoorin natin muli. Denied ako dahil sa mga spam comments, yung mga sub-to-sub comments. Napakasakit mga kaunista eh. Alam nyo, ito, sa totoo lang ha. Minsan lang, matagal ko nang gustong sabihin. Actually, lagi ko naman sinasabi sa comment section, huwag kayong mag-sub-to-sub. Unang-una, bawal yan sa YouTube. Pangalawa, maapektuhan yung channel nyo. Ang masakit, hindi naman ako yung nakikipag-sub-to-sub. Ang naapektuhan, yung channel ko. Ang sakit, diba? So, nagbura ako simula nung June, mga kaunista. Sinimulan kong burahin yung 120,000 na spam comments, mga sub-to-sub na comments sa mga videos ko. At napakihirap magbura. Hindi yun yung tipong click mo lang yung isang button tapos lahat na ng spam messages mabubura. Hindi, mga kaunista, pasampu-sampo, 20, bawat delete ko ng spam comments at bawat 10 or 20 na buburahin ko inaabot ng 30 seconds yun bago niya ma-delete. So napakatagal, sa bawat araw nakaka-isang 1,000 lang ako nabura. Sobrang tagal. So ang sama-sama ng loob ko, hindi ako makapag-vlog ng maayos. Kung mapansin nyo, hindi ako madalas mag-upload dahil nakakainis na alam ko sa sarili ko deserve ko yung silver play button. Kaya lang dahil doon sa mga taong hindi makaintindi na huwag kayong makipag-sub-to-sub dahil hindi nga okay yan, ang kukulit, minamasama pa nung iba. Problema, ako yung tinamaan. Ako yung hindi na-approved sa silver play button nung June. So, naghintay na naman ako. So, napansin ninyo kung bakit sinabi ni John Engero na yung sub-to-sub, bawal naman pala talaga sa YouTube. Alam niyo ba kung bakit niya nasabi yun? Alam niya kasi ang community guidelines. Alam niya,
nababasa niya sa community guidelines ang mga sub-to-sub niya ni spam. Pero marami pa rin makukulit ng mga YouTube creator. Gusto pa rin makipag-isdaan, gusto pa rin makipag-dikitan, yung gusto makipag-balikan, balikan mo ako, babalikan kita. Ang gusto makipag-sak-sak, alam naman bawal na bawal yan. Hey! Pero maraming iba, akala tama yon. Kasi nga, lalo na yung mga bagong YouTube creator, akala nila, tama yon. Eh palabasa, nakapunta sila sa isang live streamer na lagi sinasabi, oy, maglaban kayo, magkikitan kayo, magmahalan tayo, para wag tayong, para tayo sabay-sabay umangat. Yan ang natuloy nangyari. Na-disgrasya ang channel ni John Engero nang dahil sa mga kasasab-tusab na yan. Na-perwisyo ang ibang tao na hindi naman nakikipagsab-tusab, siya pa ang nadali at hindi na-aprobahan ang silver play button. Kaya ito, ayan o. Yan, tingo, yan ang resulta ng mga taong walang pakialam sa ibang tao. Basta makapagdikitan lang, makipagsab-tusab lang, wala silang pakialam. What's up, Doc? Kasi alam niyo po ba kung bakit ang mga tao ito ay nagpupumilit kay John Engero? Kasi nakita nila ang laki na subscriber ni John Engero. Nasa 100 plus mahigit. Eh, iniisip ng mga tao to, ay pag ako nakapagdikitan dito sa channel na to, marami akong maiisdaan dito. Kaya ano, kailangan dito ako magano, dikit-dikit. Yan ang hindi natin alam, nakakaperwisyo pala tayo ng ibang channel. Nang dahil sa mga sub-to-sub na yan. So ito, tuloy natin itong sinabi ni John Engero. September 25 ngayon mga kaunista, at 1 week ago ko palang naubos yung napakaraming spam comments. Nung June, 120,000. Kaya lang everyday nadadagdagan pa yun ng mga sub-to-sub na yan. Kaya binantayan ko talaga, every time na may magsasub-to-sub, binubura ko agad yun mga kaunista. So, eto na nga, nung September 21, ika-90th day, simula nung na-disapprove yung unang application ko, at nung time na yon burado na rin lahat ng spam comments sa channel ko. Nag-reapply na ako dahil 90 days na, at yun yung isa pang gusto kong sabihin sa inyo mga kaunista, na kaninang umaga lang nag-email na sa akin ang YouTube team na approve na. Dadating na yung silver play button ko. After ng maraming buwan na sobrang struggle sa pag-delete ng mga spam comments, sa struggle dahil tatamad akong gumawa ng content dahil nakakainis yung mga sub-to-sub ng sub-to-sub sa comment section. Finally, nakuha na ni John Engero ang silver play button. At napalad ko yan nung kanyang sa palibago niyang content ay inabot na mismo sa kanya yung silver play button. Finally. Aww. Kaya lang, bago niya makuha yung silver play button, katakot-takot na struggle ang nangyari sa kanya. Nang dahil sa mga ganyan, kapiperwisyo ng ibang tao na siya na hindi naman dapat magkaganon ay napenaltihan na magtigang pang hindi makuha ang silver play button. So tayo po, sana po maging aral sa atin to, itigil lang natin yung sub-to-sub dahil bawal talaga yan sa YouTube, bawal na bawal. Basahin natin ang community guidelines kung naparod yung una kong video patungkol sa sub-to-sub. Pinakita ko naman sa inyo sa community guidelines na nakalagay talaga doon, bawal na bawal. Akala kasi ng mga tao kasi ano eh, ang bawal lang yung magko-comment ka lang ng sub-to-sub. Hindi, nakalagay din sa community guidelines na yung mga iba pang gawain patungkol sa sub-to-sub, hindi lang yung pagko-comment. Ano ba yung mga iba pang daw ginagawa? Ito yung mga nagpapaangat program, nag-iistahan program, naglalapagan program. Yan ang mga akala nyo, hindi alam ni YouTube yan. Alam na alam niyan bakit. Ako mismo, karanasan ko yan. Kaya ako nalaman na alam pala yan ni YouTube. Kasi sa Gmail ng Google, doon ko nalaman palang alam pala talaga ni YouTube yung mga nangyayari. Kaya alam, pinapabayaan lang tayo sa ating mga kalokohan. Pinapabayaan lang tayo YouTube. Kasi nga nasa live stream. May batas din kasi sa live stream na ang halos nasusunod dyan ay yung host. Kaya lang, sinasamantala naman ng mga host ng mga nagla-livestream. Kaya tayo po, magkaroon po tayo ng mga sana, na initiative na tayo dapat sana magbago na. Alam niyo sa totoo lang, may mga kakilala ako at mga kaibigan dito sa YouTube
naabot na nila, naka-monetize na sila. Pero yung views nila, ang nanonood lang 30-40,000 mo, ang subscriber niya ay magdadalawang 1,000 na, mahigit 1,000 na subscriber. Pero ang nanonood lang sa kanya ay nasa 30 lang, nasa 40 lang. Pinakamalaki na yung ano, yung pinakamalaki na 80, 70. Yan ba yung na-monetize? Yan ba yung pwede mo ipagmalaki? Na ikaw ay nakapag-monetize ng isang tao, pero ang views, kukonti? Hindi ba alam na kapag monetize na, ang kailangan natin ay views? Ito ang nagiging problema natin. Atat na atat tayong ma-monetize, pero mas worse pala pag na-monetize ka na, lalo na kung walang nanonood sa content. So sana magsilbing aral sa inyo to. Yun ang nangyari kay Junanguero. Manumirwisyo ng maraming mga nagsasabusap. So, maraming salamat sa inyo. Sana po ay may natutunan po kayo dito ngayon. Mangyari lang po na kung di ka pa subscribe dito, subscribe mo naman ako kung nagustuhan mo ang video nito. And then, pakipindot mo yung notification bell. And then, paki-like mo na rin. Pero kung parang hindi mo nagustuhan, okay ka sa akin, i-thumbs down mo. Dislike mo. Walang problema sa'yo, i-dislike mo. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At lagi ko po sinasabi sa inyo na kung may version ka, may version sila, may version ako. So, hindi po dito magtatapos to. Meron pa po isang ipapalabas na sinabi ni John Anguero. At ito, panoorin niyo po. Nandito na po. So, ang vlog, ang pagbablog, hindi ito yung biro yan. Hindi Sorry. Ka matatawag na vlogger agad dahil nag-upload ka lang ng isa, dalawa, tatlong video na kinumpail mo lang yung TikTok videos mo. Tama. Nakuha niyo yung point? Opo. So, hindi ganun eh. Kinumpail mo lang yung mga videos mo sa TikTok. Vlogger ka na niyan. Vlogger ka. Diba? May 500 subscribers ka dahil nakipag-sub to sub ka. Vlogger ka niyan. Vlogger ka. YouTuber ako eh. Bakit? Kasi may 500 subscribers ako eh. Kasi nakipag-sub to sub ako eh. Ayun. Well, hindi ganun. Wag natin ano eh. Kumbaga, itaas natin yung quality nung ano, nung YouTube content creator. Hindi siya. Ngayon, gusto mo, nagtataka ka, bakit hindi nag-grow yung channel mo? Mm. Eh di mag-reflect ka, i-assess mo yung sarili mo,